Detalye sa tangkang panghahalay sa its Showtime host na si Sean Dominguez ng lalaki na si Shervey Torno. Ikinabahala nga ng pamilya ni Sean Dominguez ang tangkang panghahalay sa kanilang anak ng isang lalaking nagngangalang Shervey Torno. Agad na isinapubliko ng pamilya ni Sean ang naturang pangyayari. Ito ang buong istorya. Nitong gabi ng April 11, ay isinapubliko ng pamilya ng its Showtime host na si Sean Dominguez ang hindi inaasahang nangyari sa kanilang anak. Kung saan muntika na nga itong mahalay ng isang gay bar dancer at performer. Sa mismong post ni Jong Florendo, ang ama ni Sean, dito niya inilahad ang pangalan ng naturang sospek. Ayon sa kanya na sinundan umano ng sospek si Sean hanggang sa condo unit nito. Tila naging delikado pa nga ang mga sumunod na nangyari nang tangka nitong pasukin ang condo unit ng Showtime host. Tonight, my family were bothered to what happened to my daughter Sean Dominguez. She was attemptedly raped by this guy named Shervey S. Torno, a gay bar dancer and performer. At pilit pa niya itong hinawakan sa may baywang at pilit pa niyang halikan. Laking pasasalamat naman ng pamilya ni Sean na malakas ang anak nila at napigilan nito ang pamimilit ng sospek. Shervey, aka Ronnie Gray, ran along EDSA and trying to escape but was captured by the OIC of the condominium. Shervey is now under the custody of QC Police District 10 and facing serious charges. Agad namang nakakuha ng video footage si Sean nang agad na kumaripas ng takbo ang naturang sospek. Sa impormasyong ibinahagi nga ng pamilya ni Sean online, napag-alaman nilang tumakbo ito papuntang EDSA. At pilit pa nga nitong tumakas ngunit may mga CCTV footage nga ang naturang condominium kung saan nahagilap nga ito kung saan dumaan. Naging malaking tulong naman ito kaya nasa kustodiya na ng Quezon City Police District 10 ang suspect na si Shervey. Kung saan sinampahan nga siya ng kaso ng pamilya ni Sean. Hindi nga nila lubos akalain na ganito ang sinapit ng kanilang anak. Wala umanong respeto ang naturang sospek at hindi nila alam kung bakit binastos nito ang kanilang anak. Isa nga si Sean sa mga bagong host ng Showtime kung saan kinagiliwan nga ng madlang people ang ganda at talento nito. Dahil sa insidente na sinapit nito, agad na rumesbak ang mga fans nito at nais nila na panagutin nito ang ginawa ng sospek. May hirit naman ang mga taga-suporta nito na hindi umano simpleng rason na bastusin na lang nito ng ganoon ang Showtime host. Mailalarawan namang hindi nga ito normal dahil sinundan pa talaga nito si Sean sa mismong condo unit nito. Sobrang delikado kung maituring ang sinapit ng Showtime host. Kaya naman hindi ito ipinagkibit-balikat ng kanyang pamilya, Showtime family at mga taga-suporta. Labis nga ang kalungkutan ng pamilya ni Sean, kaya naman walang paligoy-ligoy ay kanilang isinapubliko ang pagkakakilanlan ng naturang sospek. Upang maiwasan na nga ito ng iba at hindi na makapangbiktima pa. Sinangayuna naman ito ng mga netizens na isapubliko ang mukha at detalye ng naturang sospek dahil nasa kawalang hiya nitong ginawa kay Sean. Sinaluduhan naman ng iba ang maagang pagresponde ng naturang condominium at agad na inaksyonan ang pagtakas ng sospek. Ngunit hiling nila na sana ay sa susunod ay higpitan pa nila ang seguridad upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Mabuti na nga lang daw at hindi natuluyan ang nangyari sa Showtime host. Todo naman ang paghanga ng karamihan sa lakas ni Sean ng mga oras na iyon. At kinaya umano nito ang lakas at pamimilit ng sospek sa kanya. Hindi umano lubos mailarawan ng iba ang trauma na hatid nito sa Showtime host. Gigil naman ang ibang fans nito na kailangang magpaliwanag umano sa publiko ang sospek kung bakit niya iyon ginawa sa Showtime host. Humingi naman ng panalangin ang pamilya ni Sean dahil nakaranas nga ng trauma ang anak nila dahil nasa hindi inaasahang insidente, saad nito sa kanyang post. Please pray with us for my daughter as she is under trauma of the said incident. Bumuhos naman kaagad ang panalangin at pag-aalala ng mga fans ni Sean matapos malaman ang balita. Laking pasasalamat nila na ligtas ito at naging malakas at matatag ng mga oras na iyon. Nararapat lamang daw na makulong at kaharapin ng sospek ang kaso nito sa kanya. Sa ngayon ay wala pang kasunod na pahayag ang pamilya ni Sean ukol na sa naturang insidente. Hiling lamang nila ngayon na ipagdasal ang kalagayan ni Sean upang malagpasan nito ang trauma na kanyang sinapit.